Good morning, baby. Good morning. At standing by. Yan yan sila, guys. Guys. Yan, ganyan ang nangyayari pag tatlo sila nakakawala. Hello guys, welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe sa Malastic. Guys, hapon na ngayon. Ito yung time na magpi-play sila. Pero tingnan nyo, pagod agad. Pagod agad! Alam nyo ba, kahapon, umalis kami. Pero ang tanong mga kawalastic kasi, pag umaalis kami, ano ba ang nangyayari sa kanila? Paano ba namin sila na ma-manage niyan? Para na rin to sa inyo, para malaman nyo kung anong totoo ang reality na nangyayari sa kanila. Ngayon, syempre, ang gagawin namin dyan, hindi namin pwedeng si Sailor Moon is nandyan lang, guys. Maniwala kayo, hindi mangyayari. Dahil si Sailor Moon ay sobrang mahal na mahal kami, magwawala siya. Kaya no choice kami, kundi ilagay siya sa cage. And then, si Boss is bata pa, tsaka kalmado, di ba? Kalmado si Boss. Kaya ang ginawa namin, nilagyan lang namin siya ng playing pen and then iniwan namin. Good morning! It's Saturday morning. Pinapainom namin si Sailor Moon ng Live 52. Si Dream Boy nasa labas. Lalabas kami kasama si Dream Boy. So si Sailor Moon, kailangan nakakulong si Boss nandito. Pag hindi nakakulong si Sailor Moon, sa iiwan namin, naku, kawawa si Boss. Maraming sugat. Ayun, nagkakasugat siya sa body. Pag yung mga kapatid niya, nirarampol siya. Diba Boss? Kawawa ka, no? Si ikaw binubugbog nila eh. Si baby ka pa eh. Oh. Ikaw dito, Boss. Si Sailor Moon naka-cage. Si Boss hindi naka-cage kasi mabait siya. So, iiwan namin silang dalawa. Hindi sila pwedeng magkasama. Hindi advisable na all the time nakakawala lahat. Kailangan talaga may time na ikukulong. Yan si Sailor Moon. So, may water siya dito, pero nilalagyan din namin ng ganyan. Gusto niya uminom sa ganyan. Naalala niya, di ba yung oh, natin? Ayan yan eh. So, dyan muna siya. Si pag mabubunti siya, dyan din naman siya eh. Oh. Si Boss, dito lang si Boss. Si Boss, very behave. Pag silang tatlo nakakawala, si Boss ang kawawa. Binubugbog nila si Boss. Dream Boy, come here! Dream Boy! Come! Hello everybody! Hello! Sama ka. Sama si Dream Boy. Lagyan ko siya ng pamunas dun kasi umiihi yan eh. Oh. Pugi mo naman. Sama ka. Si Dream Boy guys, ang French Bulldog. Hindi ko alam kung mga French Bulldog or ito si Dream Boy kasi iba siya sa bully. Sobrang lagi siya. Iba eh. Sobrang hyper niya kasi sobrang gaan ng body ni Dream Boy. So pag pinapakawala namin siya, sobrang hyper ni Dream Boy. Kaya hindi siya advisable na all the time nakakawala. Kasi si Boss ang kawawa pag nakakawala si Dream Boy. Silang tatlo. Pag silang tatlo nakakawala, si Boss ang kawawa. Kasi nga 'di ba sinama namin tong si Dream Boy, nagala kami. Tapos si Sailor Moon ay kinage namin. Si Boss ay playing pen naman. Alam niyo ba pagdating namin dito, si Sailor Moon ay nagsuka ng konti lang naman. Ibig sabihin lang mga kawalastik, talagang nagwala siya sa cage. How much more kung nakakawala pa siya dito sa bahay? Ay, sabi ko sa inyo, lahat yan, may ingat-ngat. Baka yung mga electric pa natumba, alam nyo yun. Kaya, ang best talaga is ilagay sila muna sa cage or sa playing pen para hindi sila magkasama. Separate lang sila. May relax lang sila sa bawat lugar nila. Yeah. Guys, dumating na kami. Ayan na. Boss! Wait lang! Ayan na yung boss! Nakakulong! Wait lang! Boss, kumusta? Kumusta Sailor Moon? Ano? Nakakulong ka ba? Ano, Sailor Moon? Tsaka si Sailor Moon kasi, ang hilig makipaglaro. Talagang sabi ko sa inyo, si Boss nga, baby pa, di ba? Nagkakasugat. Kasi nga, sobrang landi yung Sailor Moon. Sobra. Kaya, ang best talaga na magagawa namin ay para safe sila, is paglayuin sila at i-cage sila habang wala kami. So, si Dream Boy, sinama namin mga kawalastik ng umaga.
Alam nyo ba pagtanghali, switch kasi nga anniversary namin, wedding anniversary namin ni Ma'am Yen. Kaya ang iniwan naman namin si Dream Boy at si Sailor Moon naman yung sinama namin. So same, hindi namin sila pwedeng hindi paglayuin kasi si Dream Boy is makulit din. Babanatan niya rin si Boss. Kaya ang nangyari, si Dream Boy sa cage, si Boss sa playing pen. So, pero magkatabi sila. So ganun talaga ang nangyayari sa amin pag umaalis kami. Hindi pwedeng iiwan lang namin sila dyan basta-basta. Kasi nga, mahirap. Alam na namin ang kahihinatnan. At syempre, hindi naman pwedeng si Boss sandali namin. Guys, 4 months pa lang si Boss. Kahit nasabihin mong complete vaccine yan. Baby pa siya. So hindi, wag na wag ilalabas. Kaya hindi namin siya nilalabas. Hindi namin siya sinasama. Siyempre, pagkatapos namin mag-wedding anniversary lunch, bumalik na kami. Ito ang itsura nila. Kalmado sila. Panorin mo. Hello, Boss. Hello, Dream Boy. Hello, Dream Boy. Hello, Boss. Nakakulong ang dalawa. Ano yun? Ang maganda dyan, magkasama sila. Kahit na iniwan namin sila, magkakatinginan sila, uy, may kasama akong dog. Ibig sabihin, hindi sila malulungkot masyado. Tsaka mas maganda, guys, na syempre, sinasanay mo rin sila sa cage para hindi sila natatakot, di ba? Hindi sila na-stress na maintindihan nila na for safety nila yan. Di ba? So, ito na yun. Itong vlog na to, guys, is ang time nito is 5 p.m. na. So, ito talaga yung ginagawa namin. Routine namin yan. Nakakawala sila. O, tingnan nyo ito. Dito ka, darling. Oo, ayan na. Pero, sabi ko nga sa inyo, bully yan. Kaya, mabilis mapagod yan. So, si Boss. Ayan. Boss. Kimitihaya kasi agad si Boss eh. So, ayan sila. Ngayon, mga kawalas, gusto ko lang malaman nyo na pag nakakawala ang dog nyo, dehydrated sila. Paano namin nalaman? Kasi nga, anong nangyari kay Mad Boy, guys, pina-check na namin sila. Ang sabi ng doc, based sa result, dehydrated silang tatlo. Ibig sabihin kasi, doon namin na-realize na maliit pa nga tong bahay namin. Lakad sila ng lakad, laro sila ng laro. Diba? Hindi katulad, no, hindi katulad ng pag nasa cage ang aso, andyan lang yung tubig, iinom. Tapos walang ginagawa. Tapos matutulog lang siya. Iba kasi pag nakakawala ang doc. Kaya, dapat sa bawat sulok, may tubig. Katulad yan. Oh, tatlo tubig. Tatlo, diba? Ngayon, doon sa bahay namin, kung saan-saan niya may tubig, para anytime makita nila, iinom sila. Mm. Diba? Pero ang hirap talaga, kaya minsan, ang ginagawa namin, para hindi sila dehydrated, kasi hindi maiwasan eh. Nagaharang lang kami ng playing pen, hati sa sala, para doon lang sila. Tapos si Dream Boy nakakulong. Tapos si Dream Boy, nilalagay namin nakakulong. Para ano sila, talagang hindi sila magkagulo at hindi sila ma-dehydrate. Tapos, ito yung time na magkakasama sila. Itong hapon na to, lagi magkakasama sila. Si Dream Boy, Boss, tsaka si Sailor Moon, magkakasama yan sila. Ayan o. Diyan sila pwedeng magrambulan. Pero after this, balik na uli sa normal. Correct. Ngayon, kadarating lang namin dito kasi umalis kami. Ang tanong, paano pag kami ni Ma'am Yen ang umalis, wala kaming dog, yung tatlo na iwan, anong ginagawa namin? Ganito ginagawa namin mga kawalas dito. Hindi namin sila dito ilalagay. Ilalagay namin sila sa kwarto, sa taas, tatlo sila. Dadaling ko yung cage ni Dream Boy. Ilalagay ko si Dream Boy doon. Si Boss, may playing pen, at si Sailor Moon lang ang nakakawala. Kasi nga, pag nakakulong to, nagwawala. Kaya dapat, free lang siya. Ito lang yung dalawang control. Para hindi si Boss tsaka si Dream Boy. Para hindi magalaw ni Sailor Moon sila. Uh-oh. At nakabukas ang aircon at nilagyan namin yung electric fan. Lagi po yan, pag lalo na pag umaalis kaming dalawa ngayon. Ganun ang ginagawa namin kasi hindi namin maa-atim na dito lang sila sa sala tas electric fan. Sobrang namin. Init. Hindi. Kaya para sure kami na kahit dalawa kaming umalis, alam namin hindi sila naiinitan, nalalamigan sila, may mga tubig sila pare-parehas. Kaya walang problema. Diba, pag 5 p.m. lumalabas silang lahat. Ngayon, syempre, pagkatapos niyan, kakain na sila. Ngayon, si Dream Boy, pagkakain na, nilalagay namin sa cage. Eh, bago namin ilagay sa cage, bukas yung cage niyan eh. Tingnan mo si Sailor Moon kung anong ginagawa. Guys, pag pinapakawala namin si Dream Boy, ganito ang nangyayari. Ayan. Sailor Moon, no! Ganyan, tingnan mo ha. Nakakawala. Tapos, si Sailor Moon pumapasok sa cage. Pumapasok siya sa cage. Siguro naka-curious siya kung ano yung ano.
Anong meron sa cage? Ayan o! Ayan, pumapasok siya sa cage! Noon! Pero okay lang, parang feeling safe siya dyan. In case in the future, i-cage namin siya. Kasi mag-hit na to eh. Oh, okay lang siya, comfortable siya. Kumbaga, okay lang naman si Dreamboy nandito. Dito. Ganito si Dreamboy guys, pag ano, nakakawala. Ayan. Nasi Sailor Moon! Ang si Sailor Moon, hindi pa ako nalabas. Ayan. Ayan, ang pinipil niya. Ano pong meron sa cage? Sailor Moon, open yan. Yung dalawa naglalaro kulit-kulit. Lalabas ka dyan. Come here, Sailor Moon. Diba? Para siguro naiisip ni Sailor Moon na andyan naman si Dreamboy, okay naman siya. So, parang sa kanya kay Sailor Moon, okay sa cage, 'di ba? Kaka hindi ibig sabihin mga kawalastik na, kapag nasa cage ang aso, is kawawa sila. No, hindi. Sa totoo lang, pag nasa cage ang aso, mas safe sila. Oh. Mas safe sila. Lalo na for bullies no han. Oo, oh, kasi ang bullies, guys, madali silang mapagod. Mga French, ayan o. Madali sila ma-heat stroke, heart attack. Kaya kailangan i-avoid sila sa sobrang extreme na pagod. Hindi sila pwedeng napapagod, no, Han? Oh, lab na ako ni boss, mga kawalas. Yan na si boss. Lab na ako niyan. Ang baby namin na yan. Guys, ang mga dog namin, hindi na namin winawalk. So talagang ang playtime nila is eto na lang talaga. Ito na yung exercise, no, Han? Hindi nilalabas masyado. Ingat na lang din at hindi naman cheap to. So kumbaga guys, itong playtime ng mga dogs namin, ito na yung labas nila. No, Han? So anong exercise ni boss, Han? Abangan nyo next ang exercise ni boss. Dahil ang maliliit na paa niyan ay aakyat. Oh, yun yung practice ni boss. Kasi si Dreamboy and si Sailor Moon kaya naman nila. Boss! And kailangan laging pinupunasan ang dogs. Kahit na hindi naman mainit, kahit hapon na pinupunasan namin sila para just to make sure na hindi sila mainit yung body. Hindi. Hindi sila nangangagat. Mabait sila. Ano yan? American Bully. Opo, makulit lang yan si Sailor Moon. Sailor Moon ang name niya. Ito, Dream Boy. Hindi siya nangangagat. Yung kulay orange. Andito, orange. Ang color niya is lilac fawn. Oh? Oh, Sailor Moon. So guys, sinishare namin ito sa inyo kasi marami akong nababasa na naaawa kay Dream Boy na nakakulong siya. Pero sa totoo lang guys, pag nakakulong talaga sila, safe talaga sila. Kaya si Baby Boss, kinukulong din namin siya sa playing pen. Kasi may sarili din siyang playing pen, kinukulong namin siya doon para safe siya. Para every time naaalis kami, hindi siya makukulit ni Sailor Moon tsaka ni Dream Boy. And ganun talaga, we really need to decide kung sino yung mga nakakulong at hindi nakakulong. Kasi pag silang lahat hindi nakakulong, ang pinaka bunsong baby ang kawawa. Ang kawawa. So si boss ang kawawa. Grabe yung mukha niya, no? Hindi ko lang alam, no? May mga sugat yan sa ano eh, boss. Nasusugat siya. Laki na ni boss, oh. So guys, si boss, nasusugat siya pag nakakawala yung mga kapatid niya. Tingnan mo ha, may sugat ako dito. Ayan, no? Ay, talaga magkakasugat ka. So kung ako guys, nagkakasugat, paano na lang kaya pag sila? Kasi sila nagkaharutan eh, si boss ang kawawa. Kaya yan. Pero yun ang pinakapogi. At ito ka! Tignan nyo naman si Sailor Moon. Alam mo, nawa niya sa pinto namin kung iniwan siya. As in, ninyat-nyat niya yung pinto namin. Kaya, we really decided na every time na aalis kami or every time nandito kami, may time lang talaga sila nakawala. Oh. And may time talaga na dapat nakakulong sila. Which is, hindi na namin napapakita talaga sa vlog. Kasi syempre, pag nagbablog kami, nilalabas namin si Sailor Moon or si Crazy Boss. Si Dreamboy, nakikita nyo, nakakulong. Kasi kung silang tatlo, nakakawala. Naku! Dehydrated sila. Yun. Kasi boss, guys! Laki na ni boss, mga kawalastik. Oh. Guys, sobrang excited kami na i-share sa inyo ang exercise ni boss. Kaya abangan nyo. Boss! Hello, baby boss! Ito, hawakan nyo. Sobra. Hindi sila pwedeng na extreme exercise. Ganito lang sila.
after playing, ito na sila. Yan si boss. Ito si Dreamboy, pinakamalakas umili. So, hindi na talaga namin sila winu-walk. Boss, gupitan na kita ng kuko. Ayan o. Oh. Haba ng kuko mo eh. Ayan o. Oh. Oo, oh, magupit na ng kuko si boss. Ah, magupit na ng kuko. Ang haba na ng kuko. Nanali, magupit na ng kuko. Ayan na, ayan na. Tignan nyo guys ha. Alam mo naman, inaako ka! Wala naman ginagawa ko sa'yo! Ay, sila mo no? No? Sila mo! Hey! Uy, walang ginagawa sa'yo! Sila mo! Ito ka! Walang ginagawa sa'yo! Hey! Boss! Wala naman ginagawa sa'yo! Yan, ganyan ang nangyayari pag tatlo sila nakakawala. Kita nyo guys, hirap no? Pag tatlo no? Halika na Dreamboy, come! Yay, ligo na silang tatlo! Ang tama na! Dito, nagsasunbaiting. Gusto ni boss dito sa mainit, no Al? Hindi, morning pa eh. Si boss, pag naliligo, gusto lagi sa init, no Al? Hello Sailor Moon! Dreamboy! Ay, kawawa naman si Dreamboy. Akala mo naman kawawa siya, nililigo lang siya eh. Oh, ayan yan sila, sobrang kulit. Nandito na silang tatlo kasi nandito ako. Ayan yan sila. Oh, Sailor Moon, ay, kawawa naman si Dreamboy. Ay, kawawa talaga si Boss lagi. Kawawa si Boss lagi eh. Si Dreamboy tsaka si Boss gusto sa init na part, no Han? Si Sailor Moon ayaw niya. Sailor Moon, oh. Sanay ka si Sailor Moon sa aircon. Si Dreamboy hindi talaga sanay sa aircon. Si Sailor Moon sanay sa lamig. Sailor Moon! Hello, Sailor Moon! Si Boss lumulog-log sa tubig. Ay, kakaligo lang. Yan siya. Nag-i-station dyan. So, laging nababasa.